So welcome back sa ating channel mga kadiyo. Petition for bail ni Dilima para sa kanyang natitirang drug case pinagbigyan ng Munting Lupa RTC. Pagsamantalang makakalaya ngayon si dating Senator Laila Dilima matapos payagan ni Munting Lupa RTC Branch 206 Presiding Judge Gerald Vito ang kaniyang petition for bail. Pinayagan itong makapagpiyansa sa halagang 300,000 pesos. Maliban sa kanya, pinayagan ding makapagpiyansa ang iba pang akusado na sila dating Bureau of Correction Director Franklin Jesus Bucayo, Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jose Adrian Dera. Sa ngayon ay isa na lang ang natitirang drug case ni Dilima matapos ibasura ng Munting Lupa RTC ang dalawang kaso nito na may kinalaman sa illegal drugs. Sa kaniyang ikatlong kaso, inakusahan si Dilima at iba pa na kinasangkapan nila noon ang mga bilibid inmate para sa pagbili at pagbenta ng shabu. Samantala, nirerespeto naman ni SOJ Jesus Crispin Remulla ang naging desisyon ng korte. Aniya, nagpapakita lang ito na may prosecutorial evidence ang korte at ang gumaganang demokrasya ng bansa. It just shows that there is a democracy. Democracy is alive and well in our country. I think that that is the singular lesson that we learned from this. Democracy is well and alive in the Philippines. Hindi naman anya kasi ito dumadalo sa paglilitis. Matatandaan na sa huling kaso ni Dilima, mayroon mga testigo ang bumaliktad na rin ng kanilang testimonya laban kay Dilima. Para kay Remulla, ang recantation ang pinakamasamang hakbang sa pagsasabi na walang katotohanan ang mga nauna nilang testimonya. Even if you look at all the jurisprudence in this country when regards to recantation of evidence, recantation of testimony, this has been frowned upon by the courts for the longest time. And it is something that has not changed at all. And recantation for me is really one of the worst ways to say that a testimony is untrue. Because there can be many motives for a recantation to be done. So panoorin po natin yung video mga kadiyo, yung paglabas ni Dilima sa kulungan. Samantala, House Speaker Martin Romualdez pinuri ang desisyon ni VP Sara Duterte na hindi na humingi ng confidential funds. Panoorin po natin yung video. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang naging desisyon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi na hihingi ng confidential funds para sa kanyang tanggapan sa taong 2024. Nasa 500 million pesos ang hinihinging confidential fund ng Office of the Vice President at 150 million pesos naman sa Department of Education para sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na hindi na siya hihingi ng confidential fund dahil nagdudulot lamang anya na pagkakahati-hati ang naturang issue. Para kay Speaker Romualdez, tama ang naging desisyon ng pangalawang pangulo. I believe that's the right decision and we hail VP Sara's decision. Kasabay nito, tinitiyak ng House Speaker na nananatiling matatag pa rin ang unit team, lalo na ang relasyon nito sa pangalawang pangulo. Well, we'll always work together. It's still a unit team. The President always wants us to work together, not just Congress, with the executive, but as a country. So we will always strive for that. Anya, magkaiba-iba man ang kanilang paniniwala, ay mananatiling iisa ang kanilang hangarin para sa pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino. As they always say, there will always be differences, but we will always work towards resolving those differences
for the service of the people. That is our primordial concern, that we will band together and unite as one for the service of the people. So, ito lang po ang ating news update ngayon, mga ka-DU. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw!